ng Barangay Pildera do sa Pasay nito ng Lunes, nahagip ang pagtilapon ng bisikletang ito ng may 10 metro. Dead on the spot ang sakay na bisikleta matapos magtabo ng matinding tama sa ulo ang 30 taong gulang na si Mark Anthony Ventura. Binundol siya ng Mitsubishi Lancer na binamaneho ng 25 taong gulang na si Raymel John Fernandez. Nakulong at nakasuhan si Fernandez pero nakapagpiansa rin. Nakaburol ang biktima sa mismong bicycle vulcanizing shop niya. Hindi matanggap ng asawa ng biktima ang nangyari, lalo't kapapanganak lang niya at wala nang magtatrabaho para sa pamilya. Ano ba sa inyo yung ginawa niya sa asawa ko? Sabuti niya lahat ng inaiba niya, responsibilidad sa mga niya. Kawawa ang anak niya, ang liliit pa. Sa kamasipag siya sa pagtrabaho para mabigyan ng magandang buhay yung mga anak niya. Nitong nakaraang linggo lang, patay rin ang bicycle driver na si Bienvenido Brabante matapos mabundol at magulungan pa ng EMBC bus transport sa Pasig. Sobrang bait po niya. Lahat ginagawa niya para sa amin. Nagtatrabaho siya para mapangalan ng ako. Nakalaya rin ang driver na si Sonny Boy Espiritu matapos na makipagayos ang pamilya ng biktima sa kumpanya ng bus. Sa tala ng MMDA, 3 kaso ng road crash kung saan mga siklista ang biktima ang nangyayari sa Metro Manila kada araw. Kaya para sa grupong Families of Road Victims and Survivors Philippines, panahon na para magkaroon ng isang integrated, protected at elevated na bike lane sa Calacang, Maynila. Gaya na lang ng mga bike lane dito sa EDSA, White Plains. Ayon sa kanila, mas marami ang magiginabang kapag may bike lane. 33,245,000 na ordinaryong manggagawa ang makikinabang. Yan ay halos 90% ng ating mga manggagawa sa Pilipinas. Kasi kahit naman magkaroon